بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد, السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Mga kaibigan, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ating pong dudugtungan at ipagpapatuloy ang ating pagtatalakay sa paksang Arkanus Salah wa Wajibatuha wa Sunanuha, ang paksa hinggil sa mga haligi, mga wajib at mga sunna ng Salah. So may mga gawaing ginagawa natin sa Salah, mga gawain mang kilos o salita, ay nahati sa tatlong kategorya, tatlong uri. Meron ditong tinatawag na arkan, mga haligi sa sala. Meron din tinatawag na mga wajib at mga sunna. At yun na nga, last week sa huling episode ng sa ating subject na fiqh, ay binanggit natin, huminto tayo at tinalakay natin, inuna natin talakayin, banggitin yung mga arkan, mga haligi ng sala. At binigyang diin natin yung ilan sa mga panuntunan at mga mahalagang usapin sa bawat haligi nito. At ang pinakamahalagang binigyang diin natin doon na dapat nating maunawaan po, mga brothers and sisters, is yung pagkakaiba-iba, yung mga kahulugan nito at pagkaiba-iba, o yung mga kahatulan o pagkakaiba-iba ng hatol ng tatlong itong nabanggit. No, ibig sabihin, kapag naiwanan ng isang nagsasala, ang isang haligi o kay isang wajib o kay isang sunna, ano yung gagawin niya, kaya anong hatol nito. So binanggit natin bilang muraja a review, kapag rukun, kapag naiwanan to, no, nakakabatal ng sala, no. Dalawa kasi, kapag halimbawa, pag sinabi natin nakakabatal ng sala, kailangan ulitin, halimbawa iniwan yung takbiratul ihram, no, nagsala siya na hindi siya nagtakbiratul ihram, sa kanya naalala nung ikalawang raka at napagtanto niya, natiyak niya na hindi siya nakapagtakbiratul ihram, no? Uulitin niya yung pagsasala kasi ang nagawa niya ay yung haligi na talagang nakakasira ng sala. Kasi yung takbiratul ihram, ika natin sa nauna, ito yung pintuan o di kaya susi ng sala. Kapag hindi ka nakapagtakbiratul ihram, ay hindi ka pa nakapasok sa tinatawag na sala. Kung ang naiwan naman ng haligi sa loob ng sala, halimbawa yung nabanggit natin na ruko. So yung unang rakaan niya halimbawa kompleto, ikalawang rakaa, sa ikalawang pagsasala niya, ikalawang rakaa, nagsujud siya kaagad. Nung nagsasujud siya, naalala niya, natiyak niya na hindi siya nakapagruko. Okay, so ang naiwanan niya ruko, which is ito ay haligi ng sala. So anong gagawin niya? Tatayo siya kaagad at ulitin niyang ikalawang raka. Hindi niya ulitin yung buong sala, yung ikalawang raka lamang, dahil doon niya nakalimutan, naiwanan ang haligi ng sala. So i-invalid niya yung ikalawa, so iulitin niya itatayo siya na para bagang mag-uumpisa siya ng ikalawang raka. So yun ang hatol sa rukun. Ang wajib naman, pag iniwanan ng sadya, so wala namang gumagawa nito maliban na lamang sa mga mangmang o di kaya walang takot kay Allah. Pag iniwanan ito ng sadya, batal talaga yung sala. Kasi parang pangungutya o di kaya sinasadya mong iwanan yung wajib. Pero ang pinakapunto natin dito, kadalasang pagkalimot. So ang pagkalimot, hindi nababatal yung raka'a. No? Ang gagawin lamang ay papalitan niya ng sujud at saho, yung dalawang sujud bago siya magsalam. Halimbawa, yung halimbawa natin, yung tashahudul awal, ito babanggitin natin ngayon, yung mga wajibatus sala, nakabilang sa mga wajib is yung tashahudul awal, ang unang pagtashahud. So kapag bigla siyang tumayo, hindi siya nagtashahud, pangatlong raka'a. So may detalya dito, binigyan din natin ito. Kapag hindi pa siya nakapag-umpisa magbasa ng Fatiha, tumayo ka agad. Nung nakatayo siya, naalala niya, hindi pa siya ikatlong raka'a. Kailangan niya umupo. Hindi pala siya nakaupo. So uupo siya kaagad kasi hindi pa niya naumpisahan yung pagbabasa. Pero kapag pagtayo niya, naumpisahan niya na yung suratul Fatiha, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrahmanirrahim, Arrahmanirrahim. Sa kanya naalala, Subhanallah, hindi pala ako, napagtanto niya sa kaisipan niya na hindi siya nakaupo ng unang tashahud. Ipagpapatuloy na niya yun kasi naumpisahan niya yung ikatlong raka'a na nakapagbasa na siya ng suratul Fatiha. So ayun sa mga ulama, ipagpatuloy niya, no, kasi hindi naman to haligi yung tashahud, unang tashahud, pero papalitan niya ito ng sujud as-sahu. So yun ang detalyado sa mga wajibat. Ang mga sunna naman,
mga sunna ay kapag iniwanan ito sa jaman o pagkalimot ay hindi napapawalang bisa, o kaya hindi nasisira yung sala, o kaya hindi nasisira yung raka, pero ay hindi nagiging ganap yung gantimpala. Mas ganap at mas kompleto yung salang kinokompleto yung lahat, mga rukun, mga wajib man, o di kaya lalo na itong mga sunna. So ngayon mga kaibigan, mga kapatid, babanggitin natin ano yung mga wajib at sala. Pagkaraan natin banggitin yung mga haligi, isaulo po natin yan, no? At babanggitin naman natin ngayon sa araw na ito ang mga wajibat at mga sunna. Mga wajibat to sala wa sunanuha, mga wajib sa sala at ang mga sunna nito. Wajibat to sala, al-kismu thani, sabi natin Sheikh, wajibat to sala wa hiya thamania. Ang ikalawang uri ng mga gawain sa sala ay tinatawag na wajibat to sala. At ito ay pito o walong wajib, no? Una rito, sabi natin Sheikh, jami'u takbirati lati fi sala ghayra takbirati ihram, ghayra takbiratul ihram. Ibig sabihin dito, sabi niya, ang lahat ng mga takbir maliban sa takbiratul ihram, itinuturing na wajib. Yung takbiratul ihram, kasi maraming takbir na pagtatakbir, tama? Okay? Ang takbiratul ihram, ito ay haligi. Bukod sa takbiratul ihram, no? Yung pag magtatakbir ka sa ruko, magtatakbir ka sa sujud, mag-aangat ka mula sa sujud, magtatakbir ka. Itong mga takbir na ito, ito ay wajib. No? Wajib, wajib sa sala. Ang takbiratul ihram ay haligi ng sala. Okay? So lahat daw ng lahat ng mga takbir, ginagawa natin takbir sa sala ay makakapasok sa wajib. Kapag iniwanan mo, no, kapag iniwanan mo, sadya, batal, pero kapag nakalimot, no, naalala mo sa pagkalimot, tatakpang mo ng sujudus sahus. Taliwas sa takbiratul ihram na ito ay haligi at ito ang susi ng sala. Kapag naiwanan to, hindi talaga may tatama ang sala, dapat ulitin kasi ito yung susi ng sala at haligi ng sala, itong takbiratul ihram. Okay po, so yan ang una, yung mga takbir sa sala maliban sa takbiratul ihram. Ikalawang wajib, uri ng wajib sa sala, ang pagbikas ng Subhana Rabbiyal Azim ng isang beses. Kailan natin sinasabing Subhana Rabbiyal Azim? Kapag tayo na sa ruko. Ang wajib lamang dyan, mga kapatid, yung unang beses. Yung pangalawa, halimbawa, pangatlo, sunna lang po yan. Mamaya mababanggit natin. Okay? So kung ang ibig sabihin nito, kung magbasa ka lang ng isang beses, Subhana Rabbiyal Azim, sapat na. Kasi nagawa mo yung wajib. So ibang usapan ang dadagdag mo, ito ay sunna, mas mainam. Pero ang hatol natin, ang hindi nangangulugan kapag hindi, nagbasa lang isang tao ng Subhana Rabbiyal Azim ng isang beses, hatulan mo, kailangan mong magsujudus sahu. Kasi ang kailangan tatlo. Hindi po, ang wajib lang isang beses lamang. Ang isang beses lamang. Pag binasa niya Subhana Rabbiyal Azim isang beses, nagawa niya yung wajib. So kung iniwanan niya, hindi siya nagbasa ng ikalawa, ikatlo, hindi na niya tatakpan ng sujudus sahu. Bakit? Dahil ang ikalawa, ikatlo ng Subhana Rabbiyal Azim, Subhana Rabbiyal Azim, pangatlo, ikatlo at ikalawa at ikatlo, ito ay sunna lamang. Nabanggit natin yung mga sunna, kapag naiwanan mo, no, kahit pagkalimot o sadya, hindi na kailangan ng sujudus sahu. Ito ay tama, ito ay ayon sa mga ilang scholar, no? Bagamat may mga nagsabi kahit maiwanan mo yung sunna pagkalimot na sahu ay mainam takpan ng sujudus sahu, pero ang tama, kapag sunna lang ay hindi na kailangan ng sujud as sahu. Itong wajib lamang at saka yung rukun. Naunaan po natin to, yung pagbikas ang Subhana Rabbiyal Azim ng isang beses, yun ang wajib. Ang ikalawa, ikatlo, kabilang ito sa sunna, no? Ikatlong wajib po, uri ng wajib, mga kapatid, sabi dito, at tasmi' ang pagbikas ng sami Allahu liman hamida para sa nag-iisang nagdarasal o sa imam. So kanino wajib ang pagsasabi ng sami Allahu liman hamida? Sami Allahu liman hamida sa dalawa, munfarid, yung nag-iisang nagsasala po. Nabanggit natin yan, yung imam. Okay, magsasabi siya, wajib sa kanya magsabi ng sami Allahu liman hamida. Ang tanong dito, ang ma'mum, yung nagsumasabay sa imam, magsasabi rin ba ng sami Allahu liman hamida? Hindi po. Ang sasabihin lamang niya ay Rabbana walakal hamd, na may isusunod natin, no? Ang punto natin, ang sami Allahu liman hamida, wajib ito sa imam at sa sasalang sa isang nagdarasal na munfarid, nag-iisa siya, wala siya lamang nagsasala. Okay, ang mga ma'mum, ang sasabihin niya ay Rabbana walakal hamd. So ito yung ikasunod, no?
ang pagsabi pagbikas ng Rabbana walakal hamd, ito ay wajib para sa lahat. Ano ibig sabihin ng para sa lahat? Para sa imam, sa ma'mum, sa munfarid. Okay? Anong ibig sabihin ito? Sa imam, pag sabi niya, sami Allahu liman hamida, magsasabi rin siya ng Rabbana walakal hamd. Ang ma'mum, yung nagsasabay sa likod ng imam, hindi niya sasabihin ng sami Allahu liman hamida. Ang sasabihin lang niya ay, Rabbana walakal hamd. Ganun din yung munfarid, nag-isa siyang nagsasala. Halimbawa, isang sister sa bahay, nagsasala siya mag-isa. Pagbangon niya mula sa ruko, sami Allahu liman hamida, Rabbana walakal hamd. Okay? So yun ang ibig sabihin ng, sabi dito, pagbikas ng Rabbana walakal hamd ay wajib para sa lahat. Itong nabanggit na tatlo. Munfarid, imam, ma'mum. Sa yung pagsabi naman ng sami Allahu liman hamida, wajib lamang sa dalawa. Yung imam at yung munfarid. Yung munfarid, na'am. Sa ma'mum, ay ang hindi na niya uulitin yung sami Allahu liman hamida, hindi na niya bibikasin. Ang sasabi lamang niya ay, pag narinig niya yung imam na nagsabing sami Allahu liman hamida, ay Rabbana walakal hamd. Sana'y naunawaan, no? Naunawaan. Okay. Kabilang ikalimang wajib sa sala, ang pagbikas ng Subhano Rabbiyal A'la ng isang beses sa pagsusujud, pagpapatira pa. So may binabasa tayo sa sujud. Ano yun? Subhano Rabbiyal A'la. Ito ay wajib. Pero ang isang beses nito, one time, ito yung wajib. Yung pangalawa, pangatlo, katulad nabanggit natin sa ruko na Subhano Rabbiyal A'zim, ito na ay sa kabilang sa mga sunna. So yung isang beses, ito ay wajib. Yung pagbikas ng Subhano Rabbiyal A'la. Ika-anim, ang pagbikas ng Rabbighfirli. Kailan natin ito sinasabing Rabbighfirli? Yung kapag pagbangon natin mula sa sujud, di po ba? Pagbangon natin sa unang sujud, mayroong pag-upo sa pagitan ng dalawang sujud. So ang pagsasabi ng Rabbighfirli, no, yung pagsasabi ng Rabbighfirli, kabilang po yan sa wajib. Yung pag-upo nito sa pagitan ng dalawang sujud, nabanggit natin na kabilang siya sa haligi. Pero yung dua na binabanggit doon na Rabbighfirli, may kadugtong nito, kung pwede mong dugtungan, kabilang sa sunna, yung warhamni, wajburni, waafini. No? Pero ang wajib itong pagsabi ng Rabbighfirli, no? ng isang beses, pag dinagdagan mo, Rabbighfirli warhamni wajmurni, at inulit mo, hindi pa nagsusujud yung imam, ay ito ay sunnah. So yung isang beses lamang din ang wajib ng pagsasabi ng Rabbighfirli. Ikapito at ikawalo, magkasama na ito, no? Ang unang tashahhud at ang pag-upo rito. Okay po, ang unang tashahhud, no, yung unang tashahhud at ang pag-upo rito, ang may unang tashahhud yung mga sala na tatlo o apat. Okay, tulad ng Dhuhr, Asar, okay? Kasi yung ikalawang pag-upo ay unang pag-upo sa ikalawang rak'ah, yan ang tinatawag na unang tashahhud. Ganun din sa Maghrib, no? Sa Fajr naman, isang tashahhud lang. So, yan ay kabilang sa halig yung huling tashahhud na yon. Pero ang tinutukoy natin dito yung unang tashahhud sa ikalawang rak'ah. Ikalawang rak'a bago tumayo ng ikatlo, at yung pagjulus at pagtashahud nito, ang unang tashahud at ang pag-upo para rito ay kabilang po sa mga wajib ng sala. Wajib sa sala. So may binabasa rito, no, itong attahiyatu lillah wa salawat wa tayyibat, assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, wassalamu alayna wa ala ibadillahi salih, ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. So pagkaraan ito, hindi na niya siya magsasalawat. Ang pagsasalawat ay sa huling tashahhud. Sa huling tashahhud na siya magsasalawat. Ito lamang ibabasa yung sa unang tashahhud, ay tatayo na siya. May masala rito, no? Baka may itanong din, Ustad Sheikh, kailan ba mag-upis yung pagturo, ng hituturo? Ito ay, sa totoo lang, may mga ilang pananaw, pero ang pinakatama dito, mula sa umpisa, pwede mo nang itaas yung hituturo mo. At ito ang mas pinapanigan ko at mas tama, correct na pananaw, mula sa umpisa. Kasi meron nagsabi, pagsabi mo daw ng pagsabi ng ashhadu an la ilaha illallah. Pero ayon sa mga, kung titingnan natin talaga yung mga batayan, mula sa unang tashahhud, tahiyatu lillah, itataas mo na. Okay, itataas mo na. Yung paggalaw naman, paggalaw ng hintuturo, sa totoo lang, natalakay din natin, mayroon akong article dyan na nakabilang po yan sa sunnah.
Okay, na kapag nababanggit yung dua, okay, nababanggit si Allah, pwede nating igalaw ng mahinahon o mabagal, hindi yung ginagawa ng ilan na mabilis masyado. Ito ay paglalaro na mag-crew, hindi maaari, hindi kaaya-aya. Gagalawin lang, ibig sabihin, Allahumma, pag nababanggit mo yung dua, di ba, inshallah tala, iko-comment ko rin dito, yung hinggil dito sa paggalaw ng hintuturo, no, sa tashahud. Tashahudul awal o di kaya sa tashahudul akhir. So ito po lamang mga kapatid, yung mga wajib ng sala, yung itong pito o walong nabanggit. Ngayon naman, ang tatalakay natin ay yung mga sunna sa sala. Okay po? So tapos na natin ang mga haligi, tapos na natin ang mga wajib, isaulo po natin ito. Okay po? Para mapagtanto natin, ito ay wajib, ito ay rukun. Okay po, at yung mga kaibahan ng hatol nito. So kailangan paulit-ulit natin to nire-review para mas tumatak, no, yung kaibahan ng mga uri na ito. Ikatlo, yung mga sunna ng sala. At ito ay marami sa loob ng sala. Ang sunna sa sala, mga kapatid, sabi ng ating mga ulama, no, ang lahat ng hindi kabilang sa mga rukun at mga wajib sa sala, ito ay tinuturing na sunna. Yung hindi natin nabanggit sa mga haligi at hindi natin nabanggit sa mga wajib ay makakapasok siya saan? Sa mga sunna sa sala. Maging mga salita o mga gawa, no? Ito ay sunna. So ibig sabihin po, ang mga sunna sa sala ay nahati din sa dalawa. Mga sunna na gawain, kilos, o di kaya mga sunna na salita. Okay, anong halimbawa, unahin muna natin itong mga sunanul akwal wa hiya kathira, sabi ng ating Sheikh. Ito ay marami. Halimbawa, yung dua al-istiftah. Ang dua al-istiftah, pagtakbir mo ng takbiratul ihram, Allahu Akbar, meron pong tinatawag dyan na dua al-istiftah, yung subhanakallahumma. Maraming uri ito, pero ito ang maiksi, no? Subhanakallahumma bihamdik wa tabarakasmu wa ta'ala jadduk wa la ilaha ghayruk. Pangbungad o pangpanimulang pangbukas na dua. Ito yung tinatawag na dua istifta. Ito po ay sunna, no? Pangalawa, yung ta'awud. Ang ibig sabihin ng ta'awud, yung pagsasabi ng a'udhu billahi minashaytanir rajim. Kabilang din po ito sa sunna. So bago tayo mag-umbisa magbasa ng Fatiha, ay magsasabi tayo ng a'udhu billahi minashaytanir rajim. Pero ang dito lamang sa unang raka, sa ikalawa, sa ikatlo, kaya diretso ng bismillah. Kasi naumpisa muna yung pagsambit ng a'udhu billahi dun sa unang raka, no? Baka may magtatanong na naman na bawat raka ba ay magsasabi ng ta'awud? Dun lang po sa unang raka, no? Ito yung naalala kong hinggil dito, na dun lamang sa ta'awud, yung pagtata'awud sa unang raka'ah. Sa ikalawang raka'ah, diretso ka na magsabi ng Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah, kahit hindi mo nasambitin yung isti'ada o yung at-ta'awud. Ikatlong sunna, yung pagta'min, pagsabi ng amin, pagkaraan ng al-Fatiha. Okay po, so wag nating uunahan muna yung imam, no? Sasabayin lang natin, okay, ha? Kasi may nabanggit, pag nagta'min ng imam, magtaamin din kayo. Ito ay kabilang po sa sunna, at meron tong gantimpala nabanggit, kahigitan nabanggit sa mga hadith ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam. Ikaapat, mahalaga to, no? Tinatanong ng karamihan, ang pagbabasa ng sura o anumang aya pagkaraan ng sura Al-Fatiha. Subhanallah. Ang sura Al-Fatiha haligi. Ang pagkaraan nito, ang babasahing aya, no? Ang pagbabasa ng aya pagkaraan ng Fatiha ay ito ay kabilang lamang sa sunna, hindi haligi, hindi wajib. Anong ibig sabihin ito, mga kapatid? Kung ang isang tao pagkaraan niya magbasa ng Fatiha, nagruko siya kaagad, hindi siya nagbasa ng kahit isang ayaw, kahit isang sura, no? Masisira ba yung sala niya o kailangan niyang palitan ng sujud sa hindi na, dahil ang pagbabasa pagkaraan ng sura Al-Fatiha, ito ay sunna ayon sa ating Sheikh. At ito ay nabanggit din ng karamihan sa mga ulama na ito ay sunna. Ang pagbabasa pagkaraan ng Fatiha, ito ay sunna lamang. Okay? Sunna lamang. Hindi kabilang sa haligi, hindi kabilang sa wajib. Okay? So, mas mainam na magbasa kasi ito ay sunna. Yun ang natalakay natin, no? Tinatalakay lang natin ito kasi kapag naiwan natin itong bagay na ito, kailangan ba nating ulitin? Kailangan ba nating palitan ng sujud sahu? So, ang hatul sunna, hindi napapalitan. Pero hindi na kaaya-ayang iniiwan natin to. Okay po? Natalakay natin yung paksang ito. Ang pagbabasa po ng anumang sura o aya pagkaraan ng Fatiha ay doon lamang sa unang dalawang rak'ah. Ito ang sunna. Okay? Kung ang Dhuhr,
Doon sa unang dalawang raka'a, pagkaraan ng Fatiha, magbabasa ka ng anumang aya o kaya surah pagkaraan ng Fatiha. Yun ang sunnah. Sa ikatlo, ikaapat, Fatiha lamang po ang binabasa dyan. Yan ang sunnah. Kaya minsan, ma-observe natin na mas mahaba yung unang dalawang raka'a, no? Na kapag may nag-iimam, dahil yung imam pagkaraan ng Fatiha, nagbabasa siya ng ilang surah o lang ilang ng surah o di kaya ng ilang aya. Okay? Sa ikatlo po at ikaapat, ay Fatiha lamang binabasa. Ito ang sunnah. Ganun din sa asar, ganun din sa maghrib, sa unang dalawang raka'a, magbabasa siya ng aya o kaya ng surah pagkaraan ng Fatiha. Sa ikatlo, Fatiha lamang. Sa fajr naman, kasi dalawa lang, ay kailangan niyang, ito ay sunnah na magbasa pagkaraan ng Fatiha. Okay po? So, yan ay dagdag kaalaman lamang po hinggil sa bagay na ito. Okay, ikalima ang pagsasabi ng Subhana Rabbiyal Azim at Subhana Rabbiyal A'la ng higit sa isang beses. Sinabi natin kanina, huwag kayong malito, no? Yung pagsasabi ng Subhana Rabbiyal Azim sa ruko, Subhana Rabbiyal A'la, ito ay wajib, yung isang beses. Yung ikalawa, dadagdagan natin, gagawin natin dalawa, tatlo, apat, hanggang pito, okay? Ito ay mga sunnah. Okay po? Pero yung unang beses, yun ang wajib. Yung pangalawa, pangatlo na ay ito ang sunnah. Kaya sabi natin itong pagsasabi ng itong nabanggit na dua, Subhana Rabbiyal Azim, Subhana Rabbiyal A'la, ng higit sa isang beses. Yun ang bigyan din doon. Yung ikalawa, idadagdag natin sa unang beses, yun ang sunnah. Ang unang beses, yun ang wajib. Sana'y naunawaan natin. Okay po? Ika-anim, ganun din. Yung pagsasabi ng Rabbighfirli ng higit sa isang beses habang nakaupo sa pagitan ng dalawang sujud. Yung nabanggit natin kanya, Rabbighfirli, ang unang beses niyon ay wajib, yung pangalawa, pangatlo, katulad ng nabanggit natin sa Subhana Rabbiyal Azim, Subhana Rabbiyal A'la, ito ay sunna lamang, yung karagdagan sa unang beses. Okay po? Ikapito, pagtaas ng dalawang kamay sa pagtakbir sa apat na kalagayan. Ah, mashallah, ito yung mahalagang paksa din. No? Dapat bigyan din natin. Kasi may sunna na nabanggit, yung nabanggit natin kanina mga takbir. Okay po? Kapag nagtatakbir, sunna yung pagtaas ng kamay, pero hindi sa lahat ng takbir, sa apat na kalagayang nabanggit. Isa ulo po natin to. Okay po? Yung apat na kalagayan, yung mga takbir na binabasa natin sa sala, mayroong apat na kalagay na sunna na itaas ang kamay. Ang pagtaas ng kamay, basta maitaas lang, wag lang dito, ito ay khilaf. Ang tamang sunna, pagtaas, ay itataas, dapat makuha niya ang balikat, mula sa balikat, no? O di kaya dito sa tenga. So, sapat na yung Allahu Akbar. Basta maitaas mo, may angat mo na mahalintulan niya, makuha niya yung balikat, no? So, malagpas niya o di kaya makuha niya yung balikat o kaya itong tenga dito. Okay? Ang mali, salungat sa sunnah yung dito lang. So ito ay salungat siya. Dapat medyo may taas, may angat na may kwanya itong balikat sa tapat niya. Okay? Okay? Kahit may higitan niya na dito sa tenga. Ito ay sunnah. Atong anong apat ito na kalagayan? O isa ulo po natin. Una sa takbiratul ihram. Sunnah ang pagtaas ng kamay sa takbiratul ihram. Kapag takbiratul ihram, Allahu Akbar. Sunnah yan. Kung ang isang tao nagsala siya, Allahu Akbar, dumiretso siya, hindi niya itinaas ang kamay. Meron ba siyang nalabag na wajib o haligo? Wala, dahil ito ay sunna lamang. Yun ang ibig sabihin po nito. Okay, pero sunna, no? Magandang ginagawa natin. Kapag magruruko, so kapag magruruko tayo, pagkaraan natin magbasa, limba, kulullah ahad, no? Magtatakbir tayo sa ruko, sunna na itaas ang kamay. Allahu Akbar. Okay po? No? Ganun din pag-angat mula sa ruko. So kapag mag-angat mula sa ruko, sami Allahu liman hamida. So ito rin ay sunna, no? Sunna. Okay po, sunnah. Nabanggit kasi niya dito pagtatakbir, pero itong pag-angat ng mula sa ruko, hindi ito takbir, pero ito ay sunnah, no? Pag-angat ng dalawang kamay mula sa ruko, ito po ay sunnah. Kapag tatayo mula sa unang tashahud para umpisahan ng ikatlong rak'ah. So ito rin ay sunnah, ipagtaas ng dalawang kamay. Hindi po ba kapag tayo sa Salatul Dhuhr, halimbawa, na unang tashahud, no? Pag nabasa natin yung tahiya, tatayo tayo, tama? Magtatakbir tayo. Ang pagtaas ng kamay niyan ay sunnah. So ito yung nabanggit na apat, takbiratul ihram, sa ruko, okay po, at pagangat mula sa ruko, at itong pagangat o pagtayo mula sa unang tashahud. Ito lamang yung sunnah na iniaangat yung dalawang kamay. Okay po, maliban dito hindi na. Ano ibig sabihin nito?
Kapag halimbawa, nagtakbir po kayo, no? Nagtakbir kayo ng sujud, umupo ka, di ba? May pagitan yan, pag-upo sa dalawang pagitan. Pag magsusujud ka, magtatakbir ka, hindi mo na itataas yung kamay. Ito ay salungat sa sunnah. Minsan nakikita tayo na nakaupo siya, no? Rabbi Kfirli. Pag magtatakbir siya sa sujud, tinataas pa. Ito po ay khilafus sunnah. No, salungat, wala po ito sa sunnah, katuruan ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam. Ang pagangat lang ng dalawang kamay ay itong nabanggit na apat na kalagay. Naway naunawaan natin, no? Naging malinaw sa atin. Ikawalo na sunnah ang pagtitig o pagtingin sa lugar ng sujud habang nakatayo. So, kapag tayo na nasa sujud, ay nasa nakatayo, no? Afwan, nakatayo. Nagbabasa tayo, di kayo nakikinig tayo sa imam, ang sunnah doon tayo nakatingin sa yung lugar na doon lumalatag yung sujud natin. So, ay yun ang sunnah na nawar ila sujud, mawdi'a sujud, ay pagtingin sa lugar ng sujud ay ito rin ay nabanggit na sunnah. Nabanggit yan sa ilang mga hadith. Ikasiyam, ang paglagay ng mga kamay sa dibdib habang nakatayo na ang kanang kamay ay nakapatong sa kaliwang kamay. Okay, so ito ay sunnah. So halimbawa, pag nakatayo tayo, no, ang tamang ang sunnah ay dito. No, pwedeng ganito, pwedeng ganyan. Saan ilalagay? Dito sa dibdib o di ka itong puso dito, pwede yan. So ang salunga, di ba, matatalakay nito yung madalas na maling ginagawa ng ilan. No, mga kadalasang pagkakamali sa mga katangian ng sala, babanggitin natin yan inshallah. Katulad dito sa paksang ito, yung pagganito, mali po yan. Okay po? O di kaya yung pagtagay naman dito sa pinakababa, katamaran yan. Sa ang tama talaga dito. Dito itong tinatawag dito sa puso, dito itong pagitan ng dibdib at saka tiyan, itong dito, ito ang surra, no? Ito o di kaya sa dibdib. So, ang pagpwede mong hawakan ganyan o di kaya ganyan, lahat po yan ay tama. Okay po, di ba? Inshallah tala, sa katangian ng sala, ilalahad natin itong tamang pamamaraan ng pagsasala. So, kabilang po yan sa sunnah, no? Ika-sampu, ang pagtaas ng braso na hindi nakalapat sa sahig o lupa habang nasa sujud. So, ang pagtaas ng braso, kapag tayo nakasujud po, at pag tayo ay nakasujud, ay dapat ito nakaangat to, hindi nakalatag. No, na parang kasi nabanggit sa hadith na huwag kayong magsujud ng katulad ng yung pag-iftirash, paglatag ng aso sa kanyang dalawang kapay kapag naka, para bang nakayuko siya o nakasujud siya na nakalatag yung dalawang kamay niya. So ipinagbawal sa atin to ng mahal na propeta sallallahu alayhi wasallam. Ngayon mahalagang mas'ala din, subhanallah, na Sheikh, mayroon kaming nababasa na ang babae daw dapat nakalatag. No, ang tama po ito, ang pagsasala ng mga lalaki ay kalintulad din ng pagsasala ng mga babae. Mayroon mga binibigay ng ilang scholar na dapat ganito, ganito siya, tapos nakalatag. Ito po ay walang, sa totoo lang, nabanggit ni Sheikh Uthaymeen, na ito ay walang mga matibay na katibayan. No, so, sa mga babaihan, kababaihan, dapat din po nakaangat yung kamay. Okay po, nakaangat yung kamay na hindi nakalatag kapag nakasujud ka, na para bagay nabanggit natin na pag-iftirash ng aso. Ika-11, kalabing isa at ikalabing dalawa, no, ang pag-upo ng tinatawag na jilsatul iftirash, no, at ang pag-upo ng tinatawag na tawarruk abang binibigkas ang huling tashahud. So may dalawang uri, ito ay sunna na tinatawag na jilsatul iftirash, at itong tawarro, katulad ng nakikita nyo ngayon na picture, yung una, yung tinatawag na nakasulat na jilsatul iftirash, yung tawarruk naman sa kabila, yan ang tinatawag na tawarruk. Ang tawarruk, kailan ito ginagawa? Sa huling pag-upo, sa huling tashahud. Okay po, yan ang tawarruk na yan, yan ang yung nakikita nyo na tawarruk, ang ginagawa yan sa huling tashahud, sa may kakayahan. Kung kaya ng isang tao, kung hindi niya kaya, kahit yung jilsatul iftirash lamang. May mga tao kasi na hindi nila kaya. Halimbawa, yung mga may katabaan, minsan hindi nila kaya itong pag-upong tawarrog. Ang jilsatul iftirash, ginagawa to sa ibang pag-upo bukod sa nabanggit na huling tashahud. Katulad na halimbawa, dun sa unang tashahud, o di kaya sa mga pag-upo sa pagitan ng dalawang sujud. So, sunna ang tinatawag na jilsatul iftirash. Ang tawarruk naman ay ginagawa yan sa huling tashahud. So, kabilang naman to mga kapatid,
Ito yung panghuling nabanggit ng ating Sheikh na kabilang sa mga sunna ng sala. So ang sunna ng sala, panghuli dito, pag ginawa mo to, pag iniwa mo to, sadya man o pagkalimot, hindi masisira ang sala, okay, hindi masisira ang rak'a, pero hindi nagaganap, hindi nakukompleto yung gantimpala, no? Mas kaganap, mas kompleto yung ajr, gantimpala, ng taong kinukompleto niya, ginagawa niya lahat, yung mga mga bahagi ng sala, maging ito man ay rukun, wajib, o di kaya mga sunna. Tinalakay lamang natin ito sa kalagayang kapag ang isang tao nagkataon na naiwanan niya itong mga bahaging ito, ano yung kailangan niyang gawin, ano yung hatol dito. Ito lamang yung hikma natin dito. Okay po, so naway mashallah sa dalawang episode, dalawang part natapos natin, matalakay itong mahalagang paksa, yung mga haligi ng sala, mga wajib at mga sunna nito. At inshallah, isusunod naman natin yung babun fi sifatis sala, pintuan o kabanata hinggil sa katangian ng tamang pagsasala. No, katangian ng pagsasala na kalintulad ng ginawa ng mahal na propeta sallallahu alayhi wasallam. So kung meron man kayong katanungan, no, ay i-PM nyo lamang po sa akin, private message nyo sa akin, kung meron man kayong mga katanungan hinggil sa ating mga nabanggit na hindi naging malinaw, okay, meron kayong karoon kayo ng kalituhan, inshallah ta'ala ay tutugunan, sasagutin natin sa abot nating kaalaman, sa abot ng ating kakayahan. So hanggang dito na lamang mga brothers and sisters, inshallah pag-andaan nyo po yung darating na second exam, maging taglayin po natin yung ikhlas, no? Lagi tayong mag-i-class, dalisay natin yung pagsasaliksik natin ng kaalaman, lagi tayong magsabar, magtimpi, no? Sa pagsasaliksik ng kaalaman, lagi nating isipin kung pinaglalaan natin ng oras yung mga makamundong bagay ay ano pa kaya itong subhanallah, dakilang pagsamba, pagsasaliksik ng kaalaman, pakikinig ng video ng 30 to 40 minutes, napakalaking gantimpala ito mula kay Allah subhanahu wa ta'ala. At hindi lang yun, nakakakuha ka ng liwanag, ibig sabihin, kaalaman, no, na nagiging naliliwanagan yung landas mo, nagagawa mo yung tamang pagsamba, no, nakakagawa ka ng tamang pagsamba ayon sa sunna ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam, dahil nagpapatuloy ka sa pagsasaliksik ng kaalaman. So inshallah ta'ala, i-review nyo po yung lahat ng ating natalakay, lalo na itong mula episode 13 hanggang 24, dahil dito magmumula ang ating second exam, yung mga question ito. So taufikan, gabayan nawa kayo ni Allah subhanahu wa ta'ala, madali nawa sa atin ni Allah ang pagsasaliksik ng kaalaman. Hanggang sa muli, wa akhiru da'wana alhamdulillah, wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.